Good evening, March 2, Wednesday, 2022. Midweek na naman, prayer time na naman. And welcome sa the Upper Zoom Prayer Gathering. And si Tita Malaya. Start muna tayo sa ating Alright, good evening. Good evening, family. Welcome to Upper Zoom Prayer Meeting. Alright, praise report and prayer request. Sino gusto magsimula? Praise report, prayer request. Alam ko, meron siyang pumirma na ng kontrata sa Viva Films. Sino? Ala. Tapos muna natin. Ang ating what we call this? Facilitator. Schedule. Ayan, for the month of March and then April and then meron ng May. Ayan. So, pag nakita niyo yung pangalan niyo dyan, ayan. Dapat pala binigyan natin si, ano, sa June, bibigyan natin si Sister Faith para, ano, hindi na siya uwi. Charot. July, nagyan mo na. Okay, dumako tayo sa, ano, pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Napakaganda na ating pag-uusapan ngayon. Papasa ko na kay Sister Rachel. Ayan, Thessalonians 5:16 to 18. Sa internet sa kanina. Opo. Hello po. So magandang gabi po. Kung pwede po kung panganantay ni Jairus sa opening prayer. Nagiging bat, no? Bat ako. Nagiging panganti. Nagtuturo. Lord, maraming salamat po sa gabing ito na pinagtipon-tipon niyo po kami para ipanalangin po yung lahat po nangyayari sa mundo, Lord. Bigyan po kami ng wisdom para po aming mapagnilay-nilayan din po yung mga YouTube mong verse na i-share po ni Sister Rachel po sa aming gabi, sa amin ngayong gabi. In Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 So, yun po. Balik lang thank tayo. You, Brother Jared. Wow. Sinabi ka na ako eh. Siyadong formal kasi. I love you, sister. Dati sabi sa akin, alam nyo kasi dati binasted ako ni Minnie nang nanligaw ako eh. Sabi sa akin, friends lang tayo, bro. Sabi niya sa akin, friends lang tayo, bro. Sabi niya sa akin, friends lang tayo, brother. Ang ginawa ko, nagsumulat ako ng letter. Sabi ko, dear sister, so, puro encouragement tsaka mga ano puro ano parang preaching nga eh sabay sa dulo I love you ang laki tapos ang liit fine print ano I love you ano in the love of the Lord ang liit ng in the love of the Lord tari ang laki I love you I love you sister. Okay. Okay, go Sister Rachel. Okay, go na. So, actually po, itong verse na nakuha ko po, na isi-share ko po ngayon, sakto po siya dun sa daily bread ko po sa March 2. Ang topic po dito is palaging manalangin. So, ang verses po dito is from 1 Thessalonians chapter 5, verses 16 to 18. Sabi po dito, rejoice always, pray constantly, and then give thanks in everything, for this is God's will for you in Christ Jesus. So yung story po dito, ang sabi po dito, di ba po daw, yung cellphone natin is lagi natin ginagamit. Kasi, bakit natin siya ginagamit? Kasi, kahit kasi anytime,
Pwede na yung makipag-usap kahit sino gusto mong tawagan, sino mong i-video call, ganun, matatawagan mo siya anytime. Kaya minsan, medyo nasosobrahan na yung iba, ginagamit siya sa ano, while driving. So, minsan nagkakosya na aksidente. So, nagbibigay ng warning yung mga government or yung sa highways na huwag magte-text or huwag tatawag while driving, ganun. Pero si Lord, may binigay siya sa ating isang communication na unlimited and anytime. So, which is yung prayer nga po. So, yun. Sabi din po ni Pablo na tayo ay laging magalak at magpasalamat kahit anong mangyari. Inaanyayahan tayo ng Diyos na patuloy na magalak at magpasalamat sa Kanya na maipapakita natin sa pamamagitan ng palaging panalangin. So, ang parang ang summary po nitong Bible verses po na to is palaging nandyan ang Panginoon upang pakinggan ang ating pag-iyak o mahahabang pakikipag-usap sa Kanya. Nais ng Diyos na magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa Kanya kung saan nasasabi natin ang lahat ng ating kasiyahan, pasasalamat, mga tanong at pag-aalala. Palagi tayong lumapit sa Kanya sa panalangin. Sabi din po dito, palaging nakikinig ang Diyos sa ating mga panalangin. So, ayun po, yun po yung ma-share ko today. And sabi din po din sa verse na shinare ko po sa na rejoice always, pray constantly kahit malungkot tayo or masaya tayo. Ganun din po yung sa pagpapasalamat. Hindi lang po yung mabubuting bagay yung pagpapasalamat natin, kundi yung mga challenges din po kasi ginagamit din po yan ng Diyos para tayo ay magpakatatag sa lakarin natin sa Kanya. Tsaka po, ma-share din natin po yung mga testimonies natin. Diba yun nga po yung sabi, living testimonies yun kapag na pagtagumpayan mo na yung mga challenges na yun. So, ayun po. Yun po yung ma-share ko tonight. Any inputs? Any baga any perspective ninyo kasi na yun yung Sister Rachel. Para kasi magka-contra to eh, di ba? Rejoice always. Pray constantly. Oo. Thanks. Kasi madaling mag-rejoice pag maganda yung nangyayari sa buhay. Di ba? O, di ba? Limbawa, katulad din nangyari na Sabad, daw masaya. Madaling mag-rejoice. O kaya, may natanggap ka na blessing mula sa Lord. E paano kapag ka, ano, kalungkutan, rejoice always pa rin ba? Sa tingin niyo, what do you think? Magpapasalamat ka pa rin ba? Di ba? Yeah, I think it's hard that you command yourself to praise the Lord. Mm-hmm. Amen. Because He deserves everything. But ang mahirap lang kasi dito, tayo as Christians, I mean, we understand this concept. But for our kids or yung mga taong hindi nila alam, hindi nakakilala sa Diyos or yung nalulungkot ba dahil, I mean, hindi naman talaga sila malalim sa Panginoon. How can we put this perspective sa kanilang, ano mo yun, how can they adhere or embrace this perspective? Which is like truly hard. But, you know, on your part, you just have, when you pray for these people, lalo na yung mga kasama mo sa trabaho, makilala mo talaga hindi nakakilala sa Lord. Like, naka-record ba tayo? Naka-record. Yeah, I have a colleague na lumapit sa akin nung isang araw. I mean, like there are two people na lumapit sa akin na konti na lang sabihin sa akin magpagpapa-pray sila. Pero I'm glad kasi I mean they're pouring their hearts to me. But, you know, I'm encouraging them to stay positive.
with all the things that is happening around us. Kasi a lot of people are having like mental breakdown due to the ano yung mga nangyari, kahit yung kay sa Ukraine, sa Russia, kahit na malayo yan. A lot of people are being triggered by this ano yung experience na to. Mm-hmm. And it's very, very sad. It's very, very sad. Mm-hmm. And it's hard to really impart na, uy, magkano ka, give thanks ka sa Lord. Di nga naniniwala kay God, eh, di ba? Mm-hmm. Pero just like David, I mean, there were times in the life of David na ang hirap niyang i-comprehend na, alam niyo, kahit na negative na yung sinasabi niya, di ba? Itong mga kaaway ko, pinag-prehen na sana, parusahan yung, alam mo yan? I mean, yung pagiging open ba sa Lord na kahit na meron akong pinapayuhan na ano eh, na sabi ko kahit na hindi ka close kay Lord, hindi ka kilala, hindi mo feel tawagin ng Lord, mag-pray ka kay God at sabihin mo na, Lord, kung talagang totoo kayo, I mean, manifest yourself to me. Like, mag-pray ka. I mean, kahit na you feel like yung masama ang loob mo, masama yung pakiramdam mo, just ask God, you know, be yourself and go to God and ask help from God to reveal himself to you. I mean, it's really hard. A lot of people are like that right now. Hindi talaga niniwala sa Lord. And I pray that as Christians, yun nga, we would set a good example din sa trabaho or kahit saan tayo, kasi they would see the light. Like, I have a friend too na nagtataka siya. Ano, kumbaga eh, lahat busy-busy, pero pag ako pagdating ako sa school, dahan-dahan ako mag-bell na eh, pero alam mo yun, chill lang, yung kalma lang, di ba? I mean, they could see Jesus in us. And we praise the Lord for that kasi kahit na hindi tayo nagsasalita, we're imparting yung mga bagay na gano'n na, alam mo yan, darating sila, lalapit sila kapag kailangan nila ng tulong. And so, yan. Give thanks in everything. Diba? Awig to sa sinabi ni, ano, ni James. Eh. Oo. Ni Santiago. Consider it pure joy. Yeah, consider it pure joy. Yeah. My brethren, sabi niya. Kung ikaw ay dumadanas ng mga suffering. So, madidevelop ang iyong pananampalataya. Diba? Character mo, perseverance mo, di ba? Okay. So, yeah. Kasi nga, ano eh, kumbaga, it takes a believer para maintindihan ng lahat ng ito. Kumbaga, kapag hindi ka naniniwala sa Diyos, mahirap itong i-apply sa buhay mo. Di ba? Eh, talagang, ito ay pinapractice ng mga believer. And it's such a great encouragement to kasi ito na naman to ka kanina. I just discovered na yung kapitbahay ko pala na teacher, yung katapat ko sa front door ko, Christian pala. At talagang may position sa church. Ano? Tapos sabi niya nga eh, sabi ko, Christian ka, Miss Giwa. No? Sabi niya ako kasi minsan narinig ko, binabanggit pa ako kay Jesus Christ. But I mean, he had the courage to say that, oh, you're a Christian. I'm a Christian too, sabi niya ganun. And like they're serving the kaya pala busy sa Sabado tsaka Linggo. Sabi ko, for sure you're busy too kasi he's part of the pastoral staff. And sabi niya, yeah, I understand, but you know, like sabi niya eh, even like you're tired ng Saturday, Sunday, I mean, there's a joy in serving God, alam mo yan. So, and even his pastor was texting him during the class. Sabi, sinabi niya yung ano na, uy, huwag ka mag-text kasi nasa class ako. Pero I mean, yung it's such a joy that he recognized na there's a lot of Christians in our school and he related this peace at saka yung peace sa school, yung calmness ng school namin because there's a lot of Christians. Kasi when he left yung previous school niya, nag-retire na kasi yung Christian na dean na nag-organize ng Bible studies and all that. Then after that, nag-iba yung environment, yung culture ng school. And sabi niya, that's why it's such a great blessing niya doon sa Arlita High School kasi he could feel the presence of God kasi maraming Christians na nag-pray.
Kumbaga, walang mga batang violente, walang mga ano. So, it's such a blessing. It's such a blessing to know that there's a Christian. Alam mo yun? Na nakatabi mo. I mean, sa school, di ba? Na makakaintindi ng nararamdaman mo. Yun. I'm so happy. Marami pala kami. Saka sabi, it is God's will for you in Christ Jesus. So this is not a suggestion. Kumbaga, this is a great formula tested. So dapat i-apply sa buhay. Yeah. So paano ka ba mag-rejoice always? Lagi ka ba nakangiti? Lagi ka ba nakasmile? Yung ba yung rejoice always? Yung rejoice always ay yung kasiguraduhan sa puso mo. You are okay. Everything is okay. There's a perfect God who is in perfect control. So you're good. So you have the time to rejoice. Parang isang tupa na palakad-lakad, patumbling-tumbling, painom-inom ng tubig. Baga, safe siya eh. Kasi alam niya yung shepherd niya nandiyan. Kasi praning na praning yan pag walang shepherd. Kasi yung mga wolf, yung mga lions, so kumbaga, masyado silang praning sa predators nila. So, pero nakapag-rejoice sila kapag nandiyan yung shepherd. It's more of a command eh, kasi rejoice always. Parang, alam mo yan? Kahit na you don't feel like rejoicing, you really have to command yourself na rejoice na despite of all the things that are happening around you. At ito, pray constantly. Diba? Katulad ng ginagawa natin, ituruan natin yung mga tao manalangin. Diba? So we need to pray constantly. These are the basics, kumbaga cornerstones ng faith natin. Diba? At magpasalamat sa lahat ng bagay. Ayan. Kaya nga tayo, meron tayong praise report. Diba? At hindi lang sa, kumbaga, hindi lang pangit, hindi lang maganda, pati pangit na nangyari kasi kadalasan sa mga pangit na nangyari sa buhay natin, natututo tayo. Doon tayo tumitibay at doon tayo lumalakas. Diba? At saka in times na sometimes may mga problema ka sa buhay, di ba? Parang hirap mag-minister. Pero once na nag-minister ka, ikaw yung unang nabibless. Alam, ikaw yung unang nabibless. Kahit na may problema ka, pero you would realize the goodness and greatness of God. Yeah. Pag sinabi kasing give thanks in everything, ito yung tipong kay sobrang mahal, mahalaga, magpasalamat. Kaya sobrang babaw o kaya parang napakasimple, magpasalamat pa rin. Diba? Kasi halimbawa, yung puso ko, nung Sabado, yung puso ko, punong-puno ng pasasalamat. Eh. Kasi pag nakikita ko yung ngiti ng mga tao, no, parang sobrang galak talaga yung nararamdaman ko. Sobrang saya na parang ang lahat ng saya-saya, walang problema. Blooming si ngayon na. Nawala. Sorry. Hindi na popas. Napansin niyo. Yung background. Hindi, gumanda yung ano ni na Tita Pepot ngayon. Ah. Hindi. Ano niya, nagbublog sa ano niya. Lalo na, siyempre, nandiyan si Faith, kaya... Yeah. Faith, thank you, ha. May bonus pa si Faith. Ba? Hi, Gavin. Ayun, ha. Gusto mo na maging ninang, ano? Ah, yeah. Lagay akong ring light para malinaw yung video. Wow. Okay. Bibili din tayo dyan. Ring light. Bakit ang estudyante ko? Vlogger. Ring light pala. Ring light siya ito talaga. Alagay lang sa harap na yan para yung ilaw. Connect mo sa phone. Samsung.
Ito tayo tayo. Ayan, bumalik na si Pastor. Ayan, sorry. Ayan, Pastor, salamat. Bumalik na. Ano na yung mga... Kung ano na yung napag-usapan, Pastor. Kinikilig din ako eh. Ikaw, sa katanong ako, kinikilig ako. De, kaya pala maganda yung kinatita Pepot ngayon. Ang ano palang gamit daw ni ano... Ni, gamit ni Faith yung ano laptop niya tsaka meron daw siyang ring light. Ano yun? Ring light. Yeah. Oh. Meron din si Jasmine. Meron din pala. Ano po Jasmine? Yan pala yung sikreto. Kami, kami talagang sinisindihan namin lahat yung mga ilaw dito. Eh. Lahat yung mga ring lights namin. Ano nga yung ring light? Ring light ko na China. Dollar store kasi yun sa'yo. Dollar store lang kasi itong ring light na. Hindi naman ring light talaga. Alright. Sorry. Nawala kami. Sama nung signal eh. Wednesday. Okay. So anything else? Gusto nyo idagdag sa ano natin? Okay. Dadagdag po ako pa, sir. So sabi nga po, rejoice always. So sa nangyayari ngayon po sa mundo, kahit puro negative, iniisip na as a Christian, ano po ba yung ka-rejoice, rejoice? So kung kakatapos lang po ng walk through the Bible natin. So these are, sabi nga po, these are signs of time. So kung may ka-rejoice, rejoice man po, anytime pwede na pong dumating si Lord. And then alam po natin na tayo ay saved and our mission is to share the word. And nga po, mas madagdagan pa po yung mga kasama natin na masisim. Amen po. Amen. Amen. Yan. Kapag ang Diyos in perfect control, eh, nothing will go wrong. Kumbaga, kahit na in chaos, lalagyan ka niya ng peace sa puso mo. No? At napatunayan na natin yan ng pandemic, di ba? Hindi tayo nagpatalo sa pandemic. Hindi tayo nagsara. Bukas pa rin tayo, di ba? At ako eh, 4 beses akong nagpa-test. Negative lahat. At niyakap ko lahat ng klase ng tao. Hindi ako yung parang, hoy, mapit sa akin. No, naniniwala ako na ang Diyos kaya kang bigyan ng kapayapaan sa puso. Kung magkasakit ka man, kaya ka naman yung pagalingin. Diba? Oh. Anyway, so meron pa kayong dadagdag? Rejoice, always. Hindi naman sinabing pantin o kaya aloe vera, rejoice daw, rejoice always. Yung ano dito, Pastor, parang nakita ko na yung ano ito, always, constantly, at saka in everything. Amen. Kung ipagpapalit-palit mo ito, pareho pa rin, Pastor eh. Apo. Kung gagamitin mo yung always sa pray, pwede. Gagamitin rejoice mo yung also. Always sa give thanks, pwede pa rin. Hmm. Yung in everything, rejoice. In everything, give thanks. In everything, pray. Constantly, rejoice. Constantly, give. Constantly. Ano lang siya, Pastor? Talagang, kahit anong angulo mo siya tingnan, Pastor, ito yung kalooban pa rin ng Panginoon. Mm-hmm. Kahit saan ka man pumunta dito. Doon sa always, constantly, in everything, kumbaga, in other words, be consistent, di ba? Stay focused. Ang tagal ko na di nakarinig ng ano, ng landline. Landline po yan. Magganyitong oras, nagre-ring po yan. Nagkabayad pa. Yeah. Tagal ko na di nakarinig ng landline. $80 din yung nilalaman. So, kumbaga, be consistent, stay focused sa Panginoon. Ito yung God's will, no? Kumbaga, need to rejoice, need to pray. At kailangan magpasalamat kahit na simpleng bagay lamang, di ba? Halimbawa, meron kang parking nga na nakuha sa mahirap mag-park na area, di ba? O kaya, halimbawa, merong dumating na pagpapala sa'yo, kahit maliit lang, magpasalamat, di ba? Malaki maliit dapat ang attitude natin marunong magpasalamat. Yeah. Ang marunong magpasalamat pinagpapala ng Diyos.
Laging manalangin. Brings positivity talaga pa ng pasalamat. Yeah. Tsaka masarap kasama yung tao mahilig magpasalamat, diba? Tsaka diba nga, diba, pag may kakilala kang laging mega, minsan nilalayo mo na. Mm-hmm. Diba? Siyempre ayaw mong maano eh. Tsaka ano, diba, papapadala ka ng ano, sa Pilipinas, some box. O diba, sarap makapakinig ng salamat po doon sa pinadala niyong Nike. O diba? O. Yung iba, hindi na nagpasalamat pag nakita ka. Sabihin, o bakit Levi's lang yung binigay mo? Hindi na nagpasalamat eh. Nakotsa ka pa. No? Anyway, anything else ang sinidagdag? Ako, Pastor. Go ahead. Wait, sila. Sa akin yung nag-strike yung ano, for you in Christ Jesus. Na the reason why we can respond differently compared to other to the world is because of what Christ has done. Yung parang it's still his work on the cross, yung ano eh, upfront pa rin talaga. Doon pa rin naka-anchor eh. Kasi dahil sa ginawa ni Jesus, alam natin na may future hope tayo. Kasi apart from that, wala naman talaga eh. Exactly. Ang gusto ko kasi dito kay Paul, laging bida si Lord. Mm-mm. Sa lahat ng sulat niya, pansin mo yung manner of writing niya. Kumbaga, kahit anong sabihin niya sa dulo, di ba? It's always in Christ, di ba? Tapos yung attitude niya of thankfulness, gratefulness, lagi talaga niyang iaangat si Kristo. Kumbaga, lagi yung principle niya, lift up Jesus palagi. Diba? Yun yung difference talaga. I agree with faith in Christ. Kasi pwede namang pikiin ng mundo eh. Mag-rejoice din sila. Diba? Mas malupit pa nga mag-pray constantly yung mga ano ah, yung mga monk. Ba, kaya nilang mag-pray ng 48 hours, walang tayuan. Yung mga ganun, di ba? So, iba naman, pwede naman magpasalamat, di ba? Kahit hindi naman nila minimin. Pero ang difference talaga, eh, ito, in Christ, you're doing it sa purpose ni Kristo, di ba? At saka ito ay will niya sa buhay natin. Diba? So, ito eh, attitude fine-tuning. Anything else? Meron pa kayong gustong idagdag? Panalangin na tayo. Panalangin na tayo. So let's start with our upper Zoom prayer. Ako na, mauna. Let's put our sa mute mode at tayo manalangin. Tapos pag nakita nyo na inyong pangalan, it will be your turn. So, meron kayong maisip or i-lead ang Holy Spirit, kahit wala din sa listahan nyo, please feel free. No? Kumagay naman yung purpose ito. Tayo ay makipagdaupampalad sa Panginoon. Makipag-communicate. Ang ano kasi, ang communication ay dialogue yan. Eh. So, nagsasalita tayo, nagsasalita rin siya. Diba? As we read the Bible, we listen to Christian music, listen to the sermon, or katulad kanina, yung devotion ni Sister Rachel, nag-speak sa heart natin sa Lord. Tayo rin, sasalita rin kay Lord with our adoration, our contrition, thanksgiving, at mamaya, yung iba't ibang supplication. Sige, manalangin tayo. Let's bow our heads and close our eyes. Dakilang Ama namin sa langit, maraming salamat po. Muli, nandito kami, Miyerkules ng gabi, sa isa pong napakagandang gabi kasama kayo, Panginoon. Salamat, Panginoon, na patuloy kayo nananahan sa puso namin. Inangat po namin kayo, Panginoon, sa lahat. Kayo ay tinatangi namin bilang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Salamat, Panginoon, dahil sinagip nyo kami at patuloy kayo na laging naka-alintabay sa buhay namin, Panginoon. Ginagamit mo kami, Panginoon. Sa araw-araw, pinagpapala nyo kami. Sabi na inyong salita, Panginoon, tuwing umaga, bago yung inyong pagmamahal, ang inyong faithfulness, ang inyong compassion. Maraming salamat, Panginoon. Parapat dapat kang purihin at binibless namin ang heart nyo, Panginoon, sa gabi na ito. Panginoon, meron man po kaming nagawa, nasabi o naisip na hindi po kalugod-lugod sa inyong harapan na kami po ay dumadalangin na
na at nag-repent at humihingi ng kapatawaran. Bibigyan po namin kayo ng bawat ng ilang saglit para po personally using your thoughts ay makapag-repent kayo ng personal na whatever na gusto niyong ayusin sa Panginoon. Salamat Panginoon sa lahat ng mga pagpapala niyo sa amin, yung mga natanggap namin, natatanggap namin at patuloy namin natatanggap personally sa lahat ng mga praise report namin. Nagpapasalamat kami sa inyo. Lahat ng mga gumaling Panginoon, lahat ng mga special favors na natanggap namin mula sa kung bahay man yan or pera man yan or kaligayahan man yan or celebration or another year or anything, Panginoon, na binibigay niyo sa amin, maraming maraming salamat po. At nagpapasalamat kami dahil sinagip niyo kami, Panginoon. Patuloy niyo kaming ginagamit, Panginoon. At papasalamat kami sa simbahan namin, Lord, in spite, Lord, na pandemic, patuloy tumataas yung numero. Kayo po nagdadala ng mga tao. Lumalago ang mga miyembro at mga workers. Nagkakaroon po ng baga po, pagnanais na talagang hanapin kayo, Panginoon. Salamat po dahil kayo po ang bida para sa amin. Lahat po ng ito ay ginagawa namin para sa inyo, Panginoon. Sa gabi na ito ay marami po kaming hihilingin sa inyo, Panginoon. Salamat dahil bago namin na buksan ang aming mga bibig ay nasagot niyo na, Panginoon, dahil all-knowing kayo. Kayo ang Alpha at ang Omega. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay inyong dinidinig. Kayo po ay answering God, listening God, at kayo po ay action God, Panginoon, na talagang tumutugon sa aming pangailangan. Tinataas namin sa inyo, Panginoon, ang flood, Panginoon, sa Australia, yung mga lumilikas doon, Panginoon, dalangin namin na kayo po ang mag-provide sa kanila ingatan at huwag po silang masaktan o may mamatay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, yung cost ng flood, Panginoon, na kayo ay siya ang mag-ayos, Panginoon. Magkaroon po ng magandang recovery, magpag-aayos pagkatapos ng flood at makabalik ang mga tao sa normal nilang buhay, Panginoon. Tinataas namin, Panginoon, sa inyo itong pandemic na ito. Una-una, maraming salamat po sa pagbagsak ng numero, hindi lamang dito sa Amerika, gayon sa Pilipinas, hanggang sa buong mundo, pati pagtatanggal ng mask sa March 12 ay maranasan na namin. Unti-unti po kami nakakaranas ng normal na pamumuhay. Salamat, Panginoon, dahil ikaw po ay dininig nyo ang panalangin namin na bigyan katapusan ang pandemic na ito, Panginoon. Dalangin namin lahat ng mga may sakit ay patuloy niyo pong pagalingin at nung mayroong COVID-19. Dalangin namin yung mga frontliners, Panginoon, pagpalain niyo. Lord, i-reward niyo sila sa kanilang katapangan, sa kanilang heroism, Lord God, na sobra talaga yung kanilang talagang napaka-selfless na mga tao na to. Na lahat ng mga hindi natakot at humarap during the pandemic, Panginoon, we declare, Panginoon, pagpalain niyo sila, Panginoon, buhos niyo yung pagpapala, Lord. Talagang karapat-dapat sila makatanggap mula sa inyo, Panginoon, sa lahat ng areas ng buhay nila, Panginoon. Dalangin namin, pagpalain niyo po sila. Naangat namin sa inyo, Panginoon, ang Pangulo namin na si Duterte, si Biden dito sa Amerika. Bigyan niyo po ng wisdom sa pang-araw-araw, bigyan niyo po ng malakas sa pangangatawan. Ingatan niyo po sila, huwag po silang magkasakit, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang eleksyon sa Mayo sa Pilipinas. Ingatan niyo po, sana po huwag po sanang may mga matay na tao, mag-away-away ang magkakapatid, magkakaibigan. Dalangin namin na maging maayos at naway tulungan niyo ang mga tao na pumili ng tama para po sa ikabubuti ng aming bayan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang Ukraine at ang Russia, Panginoon, na magkasundo, mauwi sa peace talk, Panginoon, lahat ng bagay. Dalangin namin, Panginoon, na hindi po sila
matuloy, Panginoon, sa full-blown war, Panginoon, at may daan, Panginoon, ng lahat ng bagay sa pag-uusap, Panginoon. Kayo po ang mag-ingat sa mga tao sa Ukraine, Panginoon. Ganyan din po, Panginoon, sa lahat ng namatayan, dalangin namin ng comfort and peace, Panginoon, sa kanila po, Panginoon, mga kamag-anak na nawala. Tinataas namin, Panginoon, sa inyo ang sigalot sa West Philippine Sea. Dalangin namin ang China, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Ingatan niyo po ang mga kababayan namin na sa area, ilalim na yung mga mangingista. Dalangin namin na hindi mauwi sa gera. Dalangin namin, Panginoon, na hindi po sila magkaroon po ng kapayapaan sa parte ng region na yan, at magkasundo ang dalawang panig, Panginoon. We pray for the peace for Jerusalem. Dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang umayos, Panginoon, sa Middle East, at ingatan niyo po ang inyong bayan. We pray for the Great Commission. Maging major player po sana, Panginoon, ng LA Philnas as we make disciples of all nations, Panginoon. We pray, Lord God, sa mga missionaries around the world na pinadala niyo, Panginoon. Salamat, at kayo po ang nagpapala at nag-iingat sa lahat ng mga ito. Panginoon, kada Miyerkules ay pinapanalangin namin ng 10 tao mula sa aming membership, Panginoon. We pray, Lord God, kay Brother Rick. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo po siyang palaguin, i-reveal niyo yung sarili niya sa buhay niya, Panginoon. At lumagunawa siya, Panginoon, sa kanyang pananampalataya. Ingatan niyo rin po siya, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, si Brother Eric, Panginoon, sa kanyang mga plano, sa susunod na mga buwan. Dalangin namin na bigyan niyo po ng positibo na resulta, Panginoon, ang kanyang mga balakin, Panginoon, ang kanyang mga gusto sa buhay, Panginoon, na binanggit niya sa amin, Panginoon, ay sana po ay maging positibo, Panginoon, at patuloy niyo po siyang pagpalain. Gayun din, Panginoon, sa kanyang pagpapamilya, sa kanyang mga plano, kapag palain niyo po siya, Panginoon. We pray for Brother Noel sa kanyang trabaho, Panginoon, sa mga... Ganun din kay Sister Darren at kay Elijah, Panginoon, na una-una, Panginoon, pagpalain niyo po sila ng bagong bahay, Panginoon. Dalangin namin na meron po silang sarili nilang matutuluyan. Pinapanalangin din namin, Panginoon, yung kanilang nanay ni Noel, Panginoon, na kararating lamang. Naingatan niyo rin, pagpalain niyo po, Panginoon. Keep them safe always. Patuloy niyong gamitin sa ministry. Lalo na si Sister Darren, Panginoon. Lagi niyo po silang ingatan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, si Sister Pepot, Panginoon, na magsa-celebrate ng kanyang birthday ngayong March. Pagpalain niyo po siya, Panginoon. Una, nagpapasalamat kami doon sa mga pinagaling niyo sa kanya, Panginoon. Lahat ay talagang dininig niyo ang panalangin niya, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa reunion nila Sister Faith. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kasiyahan na dinudulot nung pinayagan niyong karating dito si Sister Faith, Panginoon. At alam namin na sobrang saya ni Tita Pepot, Panginoon. Ingatan niyo po siya, huwag po siya magkasakit, at patuloy niyo po siyang gamitin sa simbahan bilang board member namin, Panginoon. We pray for Brother Bong Marana, na kaka-celebrate lang ng birthday niya, Lord. Dalangin namin, ingat niyo po, Panginoon, siya. Yung pamilya niya sa Pilipinas, ingatan niyo po, Panginoon. Pagpalain niyo po siya, lahat po ng hangarin niya sa buhay, ibigay niyo, Panginoon. At ingatan niyo po siya sa pang-araw-araw sa trabaho. Salamat, Panginoon, sa blessing mo kay si Stephen na nagkumaling na, pagaling na, patuloy niyo pong pagalingin ang kanyang ambanyans, Panginoon. At yung kanyang surgery sa paa, makalakad nawa siya ng mas mabilis pa doon sa projected ng doktor. At salamat sa bagong blessing niya na siya po ay nakapasa, Panginoon, sa kanyang citizenship test. Maraming salamat, at kayo ang nag-intervene, Panginoon. Panginoon, dalangin namin na patuloy niyo pong ingatan ang pamilya na ito, pati si David, pati si Hazel, Panginoon, at lalo na rin si Sister Faith na nandito, Panginoon. Pagpalain niya ang puso niya, Panginoon. Alam namin na kayo magbibigay ng direksyon sa buhay niya, Panginoon. Kayo po ang patuloy na manguna sa kanya. At lagi niyo po siyang gamitin, Lord, sa kanyang ministry, Panginoon. Lumago pa, Panginoon. Dalangin namin si Ava, Panginoon, na anak ni Sister Cerny, Panginoon. Dalangin namin na ingatan niyo po siya. Patuloy niyo po siyang alagaan bilang bata, maging masaya at malayo sa kapahamakan, Panginoon. Dalangin namin na patuloy niyong kausapin ang puso niya habang tando siya sa Sunday school, Panginoon. Dalangin namin si Brother Cyrus, Panginoon,
Maraming salamat at ginagamit ito sa volleyball ministry, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patuloy siyang nagiging pagpapala sa aming simbahan. Dalangin namin na matanggap siya doon sa ina-apply niyang trabaho, Panginoon, sa LAUSD. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy niyo siyang pagpalain sa mga hangarin niyo, Panginoon, sa buhay niya. At tagamitin niyo pa siya lalo, Panginoon. We pray, Lord God, that you continue to reveal yourself to him at bigyan niyo po siya ng isang napakagandang kinabukasan, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na ipag-pray namin, Panginoon, ang mga kapatid namin sa simbahan. We pray, Lord God, yung mga birthday celebrators namin na March, sina Brandon, sina Joel, si Brother Rene, si Brother Saul, si Brother John, at ang kanyang pamilya, at yung anak niya si Patrick. We pray for si Sir Minnie, Carl, Harold, kay Brother James Rimundo, Panginoon, si Brother Lawrence, ang basketball team, si Sister Pepot, pagpalain niyo po siya, Panginoon, si Justine, si Joey, Panginoon, pagpalain niyo sa kanyang bagong challenges sa buhay na pagiging independent, Panginoon. Provide for her, Lord God. We pray for Daniel and Aileen, Lord God, sa kanilang wedding anniversary, na patuloy niyo po silang pagyabungin yung pagmamahalan nila sa isa't isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga susunod namin mga activities, yung high discipleship, Panginoon, beach volleyball namin, Panginoon, yung part 3 ng membership class. Andiyan, Panginoon, yung mga youth days namin, Panginoon, tithes, taxes, and savings, at Resurrection Sunday, Panginoon. Hanggang Mother's Day, hanggang sa New Year's Eve, Panginoon, salamat dahil binibigyan mo kami ng magandang direction, ako anong gagawin namin para mas lumago pa lalo ang mga kasama namin at makapag-invite pa kami ng kaluluwa para sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa limang simbahan diyan sa LA First. Andiyan po ang LA First English. Andiyan po ang North Korea, Primera Iglesia del Nazareno, Arise Mission North Korean, Praise Korean Church of the Nazarene, at ang La Filnas, Panginoon. Salamat at patuloy niyong ginagamit ang bawat isa. Dalangin namin ang pagkakaisa sa bawat simbahan at mga pastor, Panginoon. We pray for our general superintendents, kay Duarte, Greaves, Busick, Crocker, Chambo, and Sandberg. We pray for wisdom. We pray, Lord God, for our district superintendent, kay Pastor Greg, na ingatan niyo palagi sa kanyang pagbabiyahe at na marami pang wisdom ang bigay niyo as he leads us, lalo na sa March 8 sa Pastor's Day. We pray, Lord God, sa mga nasa office niya, si Shay, si Vanya, na pagpalain niyo po sila. We pray, Lord God, for all senior pastors and associate pastors of Church of the Nazarene at sa buong mundo. We pray for our local board, si Sister Gurley, Sister Fe, Sister Minda, Sister Pethwat, Sister Rachel, and Pastor Bong. We pray, Lord God, that I continue to give them wisdom as we lead the church, no, sa mga crucial decisions na dapat gawin. We pray for our shepherds, Lord God, sa akin, Pastor Norbert, si Pastor Bong, si Pastor Rave, si Pastor Cled. Panginoon, we pray for Pastor Cled, na kakabunit lang ng ngipin niya, Panginoon, pagalingin niyo agad, isarado niyo, Lord God, yung wound, at siya'y makatayo agad sa kanyang pagkakahiga, Panginoon, at magamit niyo muli, Panginoon, sa inyong ministry. We pray for the pastors ng English, si Pastor Josue, Pastor Dan, Pastor Michael, Pastor Pedro. Blessing sa kanila, padamihin niyo po yung mga tao nila, Panginoon. We pray, Lord God, for the Spanish Church, kay Pastor Juan, Pastor Lina, salamat, Panginoon, dahil dumadami ng dumadami every Sunday at masaya po kami para sa kanila, Panginoon, at patuloy niyo po silang pagpalain. We pray for the Praise Korea, South Korean, kay Pastor Sunday Kim, David Kim, at dalangin namin, Panginoon, yung susunod na pastor na papalit kay Pastor Kim ay magiging team player sa inyo, Panginoon, makikinig sa inyo at dadalhin niyo po ang South Korean Church, Panginoon, sa greater heights, Panginoon. We pray, Lord God, for the North Korean Church, kay Pastor Jong Wan Lee at ang kanyang asawa, Panginoon. Patuloy niyo po silang pagpalain, padamihin din, Panginoon, at gamitin ng mabuti, Panginoon, sa part ng LA na yan. Salamat sa MCB, Panginoon, Bobon MCB, pati po kay Sister Star, kay Curtis, kay Nick, kay Maynor. We pray for Charles, Panginoon, na nasa ospital, na meron po siyang sa lower part ng katawan niya ay namamanhid, Panginoon. We pray, Lord God, na pabalikin mo sa normal ang nararamdaman ni Charles at pagpalain niya po siya, Panginoon. We pray for the school na nasa church namin, ang Citizens of the World Charter School, Silver Lake. Ingatan niyo po yung mga kabataan dito,
maging pagpapala po ang church sa kanila at patuloy niyo po na gamitin ang school na to para po sa inyong kalarbatian. We pray, Lord God, for our Pinoy pastors and churches sa Covinas, sa New Hope Nas, at sa marami pang mga Pinoy churches, Panginoon, dito sa Amerika. Lord, we continue to pray for complete healing, provisions, comfort, and peace. Brother Jairus? Lord, first of all, nagpapasalamat po ulit kami na kami po yung ginado niya today for to pray for these people, Lord. We praise you and we thank you, Lord, para po sa mga miracles na ginagawa mo pa po, Lord. You're the Lord of heaven and earth, Lord, and the creator of all, and ikaw po ang nagbibigay buhay, nagbigay ng buhay sa aming lahat, Lord. Salamat po sa inyong gift of forgiveness, Lord, through the death and resurrection of our Lord Jesus Christ, Lord. You loved us enough that you gave your only son, Lord, to come down to earth, to experience the worst pain imaginable, Lord, mm-hmm. na mas worse pa sa cancer na ito, Lord, sa cancer ng... and so now, Lord, lumalapit kami sa inyo, Lord, in the name of Jesus, Lord, to intercede for all these people, Lord, who is facing a cancer diagnosis, Lord, to name them. First is Alet, Vina, Zenith Sarabia, Aisa Madlang Awa, Angie Golden, mm-hmm. Regina Crowley, Mila, Lynn, mm-hmm. Danielle, Sheila Tulipat, Donichela Torres, Dayan's husband, Mike C. Si Tita Fepot po na napagaling nyo na, Lord. Nagpapasalamat po kami, Lord. And si Mr. Edge, Lord. Sila po ay ina-attack not only po sa kanilang health, Lord, but also with thoughts that fill them with fear and dread, Lord. But we know, Lord, na hindi nyo po binigay sa amin yung spirit of fear but of power, love, and a sound mind, Lord. And we cast all these thoughts, Lord, and cares aside. And give them thoughts to think about your goodness, Lord, your mercy, and your healing grace, Lord. We pray that these cancer cells, Lord, and itong mga imbalance and growth sa mga illness po sa katawan, Lord, be cast away in the name of Jesus, Lord. Bigyan mo po sila ng hope, encourage na kailangan nila sa pang-araw-araw, Lord. Bigyan mo po sila ng comfort from their pain. And bless them with your healing, Lord. Strengthen their family and friends, yung mga caregivers, Lord. Bless all their doctors, Lord. Bigyan mo po sila ng wisdom, ng knowledge, mm-hmm. and understanding, Lord, sa pag-treat po ng mga illness na to, Lord. Nothing is impossible through you, Lord. And nawa po ikaw po ang mag-glorify sa kanilang mga buhay, Lord, kapag sila po ay gumaling na, Lord. Isang salita mo lamang, Lord, gagaling na sila, Lord. And today we declare, Lord, we cast away the power of darkness, Lord, that Jesus is alive, Lord, and that these people will be healed, Lord. Yes, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Lord, patuloy po kaming nananalangin para po sa mga tao at ang mga bagay na ito, Lord. Maraming salamat po sa ngayong gabi na nagatipon-tipon muli po kami para manalangin po at maraming salamat po sa mga representative po ng bawat pamilya na narito, oh Lord. Pinapanalangin po namin si Pastor Bert na meron pong nararamdaman sa kanyang mga veins, oh Lord. Maraming salamat po sa buhay niya. Maraming salamat po na ginagamit niyo po siya sa church at patuloy niyo pa po siyang gagamitin. At Lord, piniklaim na po namin na mawawala po itong mga nararamdaman niya, O Lord. Pinapanalangin din po namin si Helen C. na may frozen shoulder, O Lord. Hawakan niyo po yung kanyang balikat, O Lord. At pawalain niyo po yung kung ano man po yung mga muscles po na stiff ngayon at mga pain po na nararamdaman niya, O Lord. Pinapanalangin din po namin si Ate Nene na kagagaling lang po sa stroke, O Lord. Hipuin niyo po lahat ng mga naapektuhan po sa katawan niya at maka-recover po siya as soon as possible. And we're claiming it already. Pinapanalangin din po namin si Tita Faye. Si Tita Faye Dumok po, yung pamilya niya, grandchildren, children, nakagagaling lang po sa COVID, O Lord. Maraming salamat po dahil patuloy niyo po silang pinapagaling at maraming salamat po na wala pong komplikasyon
kahit po tinamaan po sila ng COVID-19. At piniklaim na rin po namin na makakasama na po namin si Tita Pepot at yung kanyang apo po sa church po on Sunday or anytime soon. Pinapanalangin din po namin si Tita Amy para po sa kanyang puso to be stronger, O Lord. Alam po namin at ibibigay niyo po itong prayer request niya po na to have a stronger heart. Pinapanalangin din po namin si Sylvia na may anxiety and nasa mental facility po ngayon. Pinapanalangin po namin na tanggalin niyo po yung lahat ng mga negative thoughts dun po sa kanyang isip at palitan niyo po ng mga positive thoughts yung mga naiisip niya po, Lord. Pinapanalangin din po namin si Dita Pedumok na may left eye cyst. We're claiming it na tatanggalin niya na po ito, Lord. Ganun rin po kay Tita Corazon Pineda na may cyst sa tenga. At si Krista Mira din po, kiniklaim po namin na yung mga test po na negative and hindi po cancerous at matanggal po ito successfully po, matanggal po lahat ng cyst at kung ano man po, Lord. Pinapanalangin din po namin si Dinyu na nakakasama po namin sa church ngayon. Maraming salamat po sa kanyang recovery at kung may mga nararamdaman pa po siya sa kanyang ulo, Lord, tanggalin niyo po ito. At ganoon rin po si Stephen, maraming salamat po na pinapagaling niyo po yung kanyang paa, Lord, at maraming salamat po sa ginamit niyo pong doktor para sa kanya, O Lord. Pinapanalangin din po namin si Tita Seni na nahulog po sa kanyang kama. Pinapanalangin po na maging negative lahat po ng CT scan na x-ray po. Wala pong makitang anumang fractures or kung ano man po. At pinapanalangin din po namin yung provision para sa mga taong ito. Alam po namin na may mga ginagastos po sila, nagko-commute po sila papunta sa doctor, ganun rin po yung mga doctors po na tumitingin sa kanila, Lord. Bigyan niyo po sila ng wisdom and knowledge para po sa pagtingin sa kanila. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Lord, we pray for Mrs. Rager. We pray, Lord God, that you will continue to heal her, Lord God. And I pray, O God, that you would continue to use, Lord God, Sister Elvie, Lord, sa buhay, Lord, ni Mrs. Rager, to help her, to monitor her, to encourage her, Lord God, in your ways, Lord God, and so that your name will be glorified in their lives, Lord. And I pray, oh God, for our wench exam, Lord God, tomorrow, Lord God, I pray that you would give her wisdom. She would remember, oh God, everything that she studied for the exam. And for James also, like, for his protection, Lord God, as he goes to Manila, Lord God. And yung kanyang asawa, Panginoon. Lord, we pray for Vicky Magpayo na nasa ICU po ngayon dahil sa mataas na BP, Panginoon. I pray na pagaling niyo po sila, Panginoon, to lower down the BP, Lord God, and make the vital statistics, Lord God, as stable. Thank you, Lord. And we pray for sure. Lord, we continue to lift up to you the healing of the following people, Lord. We pray, God, for Brother Romy Giwa, Lord. We pray for healing, God, sa kidney. We pray that you would restore to 100% functioning, God, yung kidneys, Lord. Whatever problem, God, I pray, Lord, that you would touch, God, his body. And we come against any form of complications, Lord. I just pray, God, for speedy recovery. Ganon din po kay Sister Tess, Lord. Same sa kidney rin po, Lord. We pray that you would, I pray the same thing, God, that you would restore its functionality, Lord. We come against any complication, any organ malfunction or organ failure. We come against that. Any scheme of the enemy, Lord. Ganon din kay Brother Patrick Noel, Lord. Kay Sister Alice Addenbrook, Lord, whatever they're feeling in their body, Lord, we thank you, God, that by your stripes they are also healed, Lord. We appropriate your healing upon their body, Lord. And we claim, Lord, and that any form of discomfort, God, that you would remove it, God, sa pangangatawan nila, Lord. We pray for Sister Leonila Samson against dementia. Lord, I pray, God, for a miracle, Lord, that you would even restore yung memory niya or anumang nagiging
effect nito sa family niya, hindi lang sa kanya, Lord. I pray that you would touch her body, Lord, and enable her, God, to yung normal functioning, yung nervous function niya, God, would be restored, Lord. Also for Mrs. Krieger, Lord, we pray for yung swallowing problem niya, God. I pray for healing, Lord. We pray na she would be able to eat well, Lord, that she would be able to get the nourishment na kailangan ng pangangatawan niya. I pray, God, even for Tita LV who's taking care of her, Lord. I pray that you would give her wisdom and patience, God, as she takes care of Mrs. Krieger, Lord. For we also pray for Brother Don David, God, sa kidney niya, God, Lord. We also claim normal functioning, restoration, God, to 100%, Lord. And sa tita ko, Lord, kay Mami Rose, Tita Sally, God, we pray against her osteoarthritis. I pray, God, na this will not hinder her movements, Lord. I pray, God, that she would be able to do whatever she needs to do, God, without any form of discomfort. And kay Tita Diana, Lord, we come against that Parkinson that has been discouraging her for the past months, Lord. I pray for that you would restore the functionality of her muscle, God. Whatever nerve has been damaged, Lord, I pray for restoration and complete healing, God. We thank you, God, because you're the God who heals, Lord. And sabi niyo, God, we can command healing, God, and according to your will, it will be done. So we thank you in advance. In Jesus' name, amen. Yes, Lord, I also pray, O Lord, for the following people, kay Christina San Buenaventura and Joan de Mesa, sa kanila pong pregnancy, Lord. I pray, Lord, na continuous po ang pagbubuntis nila at maging normal po ito, Lord. Wag po, as much as possible, wag po sila mag-undergo ng cesarean. I pray also, O Lord, for their yung doctor na nagtumitingin sa kanila, Lord, patuloy nyo rin po sila, Lord, hipuin, O Lord, na maalagaan po sila ng maayos ang baby sa kanilang sinapupunan, Lord. At naniniwala po ako, Lord, na hindi nyo po sila pababayaan, that they will undergo normal delivery at lahat po ng pangangailangan nila, Lord, ay may provide. And also for the baby, sa pedya na titingin po sa mga batang ito, maalagaan din po ang mga batang ito, tamang vaccination, Lord, maibigay sa kanila at palakihin sila na may maganda pangangatawan, Lord. Lahat po, Lord, ng mga pangangailangan ng mga bata na isisilang nila, Lord, maiprovide po sa kanila ng mga pedyang ito. Naniniwala po ako, kami, Lord, na lahat ng ito ay ipagkakaloob ninyo sa kanila at may you also provide whatever they need, O Lord, sa kanilang panganganak. I also live up to you, Lord, for comfort and peace from grief sa Munoz family na nawala ng mahal sa buhay. Naniniwala po kami, Lord, na yung taong nawala sa buhay nila ay already in your hands. At bigyan niyo lang po sila, Lord, ng peace in their heart. Bigyan niyo po sila, Lord, ng tiwala, Lord, na everything will be okay, O Lord, na safe na po yung kanilang mahal sa buhay. At sila din po, Lord, magamit po ang pagkawala ng pamilya ito upang makakilala po sila sa inyo, Lord. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for all the answered prayers, O Lord. Naniniwala po kami, Lord. Lahat po ng pinag-pray namin ay naririnig po ninyo at bibigyan niyo po ng kasagutan, O Lord. Maraming po salamat. In Jesus' name, amen. Dear Heavenly Father, Lord, we just want to thank you, Lord God, for this time and opportunity that we are gathered here, for it says in your word that when two or more are gathered in agreement, Lord God, then you are in our midst, Lord God. We just want to thank you, Lord God, for your presence right now, Lord God, for hearing our prayers. And dala po namin, Lord God, na magkakaroon po ng kasagutan po ang aming mga panalangin ngayong gabi, O Lord God. Maraming salamat po in advance, O Lord. Lord, we thank you, Lord, also for the message, O Lord God, na shinare po ni Sister Rachel, Lord God, that we need to rejoice in always, Lord God, in every situation, positive or negative, Lord God. We just claim it in our lives that we just thank you in everything, for everything, even in hardships, oh Lord God. Now you are using these to for our better, Lord God, to make us better people and better Christians, oh Lord. And Lord, we pray for these special requests, Lord God, Sister Rachel to pass the NCLEX, Lord God. We pray for my family, for the Madrids, for Jaya's family, for a new home, Lord God.
Pray for CJ, Rena, Allison, Jeannie, Tyron na makapasa na po sila sa DMV test. At makapasa na po sila, mapag-drive na po sila, that you would use this as a form of ministry na rin po, Lord God. And the Pagyos, their trip to the Philippines, March to May 26. Sinadjaya po and Tita Vilma, trip to the Philippines as well, ngayong March to April. At Tita Pepa, rent relief application. We pray na maging approved soon, Lord, in Jesus' name, Lord. Pray for Amelia Hayat, newborn baby. Now safe po, Lord God. We pray for Sister Faith, direction in life, Lord God. We thank you, Lord God, for her life. She's a blessing to us, Lord God. Na sana po you would just open the windows and the doors, oh Lord God, na show her the path, kung ano pong will niyo po sa buhay po niya, oh Lord God. And we know that you would use her for your glory, oh Lord God, for the expansion of your kingdom, oh Lord God. And Lord, we thank you, Lord God, for protection, blessings, and provision sa mga business na po, yung Unica, Retelo, LNG Nursing Group, Aerotechnic, Lord God. May you use these businesses, Lord God. May they prosper, Lord God, tremendously, Lord God, para po makapagbigay rin po sila sa church and sa mga charities, Lord God, na mabless pa po ang maraming tao, ang kanilang mga empleyado, ang kanilang mga clients. Lord God, may you use all of these, Lord God, for your glory, Lord God. Maraming salamat po sa pakikinig sa aming mga panalangin, Lord God. And we thank you in advance po talaga, Lord God, for you are good and you never fail, O Lord God. We love you. We give you all the praise and the glory, Lord, in Jesus' name. Amen. Yes, Heavenly Father, thank you, God. I appreciate you, worship you. Yeah, ask po namin sa inyo itong mga special favor request po nila ni Joriel and yung kanyang wife, John's family, na makapunta na sila dito sa America, God, na lahat ng mga kailangang mga documents or anything pati sa financial, God, gabayan niyo sila, tulungan niyo sila. And God, si Jaya and si Derek na makapag-reunion na sila, na makarating na dito si Derek para maging mas masaya na rin si Sister Jaya na makompleto na sila and maging masaya ang pamilya po nila. In Jesus' name, pray, amen. Pastor Bert, kindly lead us to closing prayer and benediction. Praise God. Thank you, Jesus. Lord, salamat po at kasama namin kayo, Panginoon, habang kami nananalangin. At kayo po ay dinig na dinig niyo, Panginoon, ang lahat ng aming tinaas sa inyo. Lord, sa aming paghimlay, maging sa gabi nito, Panginoon, Lord, patuloy ikaw pa rin ang aming paglilingkuran at makakapiling, O Diyos. Salamat po sa lahat, Panginoon, na ginawa niyo at gagawin niyo pa, Panginoon, sa bawat isa na aming dinalangin at maging sa iglesia, Panginoon, na inyong inatang sa inyong abang lingkod, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na pagpalain mo ito, O Diyos. Salamat po sa lahat, Panginoon, at muli, Panginoon, ikaw ang aming tinataas. Ang iyong pangalan, Panginoon, lahat ng mga ito, Panginoon, ay aming nilalahad lahat sa inyo. So, salamat po, O Diyos, tunay na napakabuti niyo at kayo po ay dumidinig sa lahat ng aming mga dalangin. So, pagpalain mo nga, Panginoon, ang bawat isa sa gabing ito. Ayan mo ang iyong kapayapaan at ang iyong pagpapala, ang iyong bendisyon, Panginoon, that may you turn your face towards us, Lord God, and give us the peace and your grace be upon us, Lord God. So tunay na napakabuti mo, Panginoon. Ito po ang aming hiling at dalangin sa lahat, Panginoon, na ikaw tunay nga, Panginoon, na mapurihan sa bawat pamilya. In Jesus' name. Amen and amen and amen. 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 Thank you, guys. Yeah. Sarap na naman ang feeling. At yeah. Feeling selfless na naman tayo. Nanalangin. Yeah. So, picture muna tayo para di kompleto ang Pinoy gathering pag walang selfie or group.
One, two, three, and smile. There matawa si Malaya. Right. Ang ganda ni Malaya, birthday niya, Sabado. Yes, happy birthday. Happy birthday. Kala ko yung sa Sabado eh, budol-budol fight, hindi pala budol-budol. Budol pala. Budol-budol. Sa Friday, balik Joseph tayo, usapang Joseph. Yeah. Kala ko sa Friday. Makikilala niya na si Potiphar at si Mrs. Potiphar. Yeah. Tapos eh, Sabado, syempre, eh, kakaroon tayo ng konting paglilinis at saka may budal fight. Doon may ding pag-aaway sa budal. Yes, may budal fight sa after ng practice, no? Ng worship team. Bilisan niyo mag-practice. Aga naman po kami natatapos. It's the regular lang, space with worship. Tama na yan. Kunin pa namin yung mga crabs. Lahat naman ng time. Pick-upin niyo ba sa ano, Mission Viejo? Pick-upin pa po sa Mission Viejo. Gaga tayo pa. Saya, saya. Tapos lalakihan na po yung ano, yung parang igagata natin yung ano. Wow. Sa basa at ano. Lagyan ng sitaw. Pinadapat pala kumain bukas. Pag ginalagyan ng sili, baka ganahan tayo. Bigyan natin ng sili. Masisira na naman yung diet na Pate. Wala nga ako araw-araw. Disney Pate na, sabi niya, hindi nabuto yung body. Ay, wala ka ba nandito? Ano na? Tapo po siya. Request niya. Ay, ngayon, ano to? Mas mahaba. Kumanda ka to. Na. Kumanda ka dyan. Kapagpun mo araw-araw eh. Abin namin to. Haluan natin ang hipon. Yeah. Yeah. Sa March 12, birthday ni Sister Nini. Wala po kami sa March 12. Ah, wala po kayo. Kailangan ka, sister. Wala po kasi yung kapatid ko po ang meron silang ano rin. Event. Giving din po kasi may nag-graduate yung ay, na, pumasa sa, ano, sa NCLEX yung ano. Yung, friend, yung dito rin po nag-nursing. Ano, nurse na po siya rin. Yung din po nagbabantay dito na friend namin. Wow. Oh, nurse na siya. Celebration po nila sa March 12. So ako po yung may iwan dito hanggang Saturday. Tapos Sunday, off ko na po at saka Monday. So nag-adjust kayo, nagpalit. Yeah, yeah. Eh ako, yung schedule ko pa pa. Wala kang problema. Freelancer. Sama ka. Ay, yun. At huwag natin kalimutan mag-imbita sa ano, tuwing Linggo. Oo. Maraming salamat. God bless you. God bless you. Bye. 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 Congrats, Stephen. Night po. Congrats. Bye. Congrats kay Stephen.